Paaralang panghimpapawid sa Senior High School. Tuloy-tuloy sa pagbibigay ng karunungan sa lahat ng panahon. To be fair, school opening to October 5. Tuloy-tuloy sa paghahatid ng dekalidad na edukasyon. Bukas na ng klase, whatever form it is. Kinimay! Mahalaga ang pag-aaral ng variety ng wika sa atin. Oras na para sa ating pagsusuli. Pinadali! Baliktanaw sa ating kasaysayan at mga pumumuhay ng mga tao. Eksakto! Natutunan ka ba sa ating naging talakayan? Ito ang DepEd Radyo Eskwela, pampanlang panghimpapawid sa Senior High School. Narito na ang bagong episode sa Kompantastika. Gabay mo sa pag-aaral sa komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Kompantastika! Kompantastika! Magandang buhay! Panibagong araw, panibagong kaalaman na naman ang hatid sa inyo ng DepEd Radyo Eskwela. Ako si Ginang Shireen Grace M. Imbag. Kasama nyo sa masayang kwentuhan at talakayan sa mundo ng komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Handa ka na bang matuto? Tara na! Siguraduhin nyong nasa isang lugar kayo ngayon na komportable at maayos na naririnig ang ating broadcast. Matanong ko lang, kumain na ba kayo? Mabuti kung may laman ang inyong mga tiyan upang maging alerto ang inyong mga pag-iisip at maayos na maunawaan ang ating aralin ngayong araw. Ano pang hinihintay mo? Kunin mo na ang inyong learning activity sheet para sa ating leksyon ukol sa lingwistiko at kultural na pagkakaiba sa lipunang Pilipino, ang pelikula at dula. Sige, kunin nyo na ang inyong LAS. Bago natin simulan ang ating aralin, magbalik-aral muna tayo sa huling leksyon noong nakaraang linggo, ang paggamit ng wika sa iba't ibang sitwasyon. Upang matiyak kung kayo ay mahusay na dito, bigyan muna natin ng kasagutan ang mga katanungan na aking ibinigay sa inyo noong nakaraang episode. Ang unang katanungan, ito'y pagtatalong oral na isinasagawa ng parap. Ano ang iyong sagot? Magaling! Ang tawag dito ay flip-top. Para naman sa ikalawang katanungan, bakit tinawag na texting capital of the world ang Pilipinas? Ano ang inyong sagot? Tumpak! Tinawag na texting capital of the world ang Pilipinas dahil humigit kumulang 4 bilyong texts ang natatanggap at ipinapadala sa ating bansa araw-araw. Para naman sa ikatlong katanungan, sino ang dalawang pangulo ng bansa ang may malaking kontribusyon sa pagpapalaganap ng wikang Filipino sa bansa? Magaling! Pangulong Corazon Aquino at si Pangulong Benigno Aquino III. Para sa ika-apat at panlimang katanungan, ano ang dalawang uri ng dyaryo? Ano ang inyong sagot? Tama! Broadsheet at tabloid. Alam ko na nasagutan nyo lahat ng tama ang inyong quiz. Dahil dyan ay binabati ko kayo. Ngayon naman ay maghanda na kayo kung kayo ay nauuhaw o di naman kaya ay kailangang tugunan ang tawag ng kalikasan. Ito na ang inyong pagkakataon dahil sa ating pagbabalik ay uumpisahan na natin ang ating bagong aralin. Wow! Magic lamp! Kiskisin ko nga, baka may lumabas na genie! Maligayang araw! Ako ang iyong genie na bibigyan ka ng 3 kahilingan. Ano-ano ang mga ito? Una, gusto ko ng cellphone, yung touchscreen. Pangalawa, gusto ko ng laptop para sa pagbubukas ng klase. Kailangan daw kasi yun eh. At pangatlo, wifi para sa online class namin.
Bata, hindi totoo ang kakailanganin ng cellphone, laptop at wifi sa pagbubukas ng klase. Modules ang gagamitin ninyo. Mabuti nang mayroon kang wastong kaalaman tungkol sa mga bagay na ito. O heto, ballpen, papel at notebook upang maging karagdag ang gamit mo sa pag-aaral. Ah, ganun po ba? Alamin na mga dapat ihanda sa pagbubukas ng klase. Ang mga fake news ay ating isang tabi. Isang paalala mula sa DepEd at nangipilang ito. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang ating leksyon ngayon ay Lingwistiko at Kultural na Pagkakaiba sa Lipunang Pilipino, ang Pelikula at Dula. Kunin ninyo ang inyong kwaderno at las upang nakanda na ang lahat bago tayo magsimula. Ang pelikula na kilala rin bilang sine at pinilakang tabing ay isang larangan na nagpapakita ng mga gumagalaw na larawan bilang isang anyo ng sining o bilang bahagi ng industriya ng libangan. Ang panonood ng pelikula ang pinakamura at abot-kayang uri ng libangan ng lahat ng uri ng tao sa lipunan. Iba-iba ang uri ng pelikulang tinatangkilik ng mga manonood, na ayon ito sa kanyang ibig panoorin at nagugustuhan. Nariyan ang action, animation, dokumentaryo, drama, pantasya, historical, katatakutan, komedya, musical, sci-fi o science fiction, at iba pa. Anuman ang pelikulang tinatangkilik, tiyakin lamang nakapupulutan ng aral na magiging gabay naman ng mga manonood sa nangyayari sa araw-araw na buhay niya. Samantala, ang dula ay isang akdang sa pamamagitan ng kilos at galaw sa tanghalan ay naglalarawan ng kawil ng mga pangyayaring naghahayag at kapanapanabik na bahagi ng buhay ng tao. Sinasabi ring isang genre ng panitikan na nasa anyong tuluyan ang dula na dapat na itinanghal o itanghal sa entablado. May mga tauhang gumaganap na nag-uusap sa pamamagitan ng mga dialogo. Masasabing may anyong pampanitikang inihanda para sa dulang ang mga artista ay kumakatawan sa mga tauhan. Ginagawa ang nararapat na pagkilos ayon sa hinihingi ng mga pangyayari at sinasabi ang nakasulat na usapan. Ito ay batay kay Magdalena O. Hoxson. Lingwistiko ang tinatawag na kaugnay ng wikang sinasalita ng ayon sa heograpikong kalagayan ng isang lugar. Maaaring bigyang pansin ang antas na gamit ng wika tulad ng balbal, colloquial, dialectical, technical, at masining. Sa isang banda naman, kultural ay isang katangian ng wika na nagsisilbing pagkakakilanlan o identidad dahil sa paniniwala, tradisyon, at ugali, paraan ng pamumuhay, relihiyon, at wika. Mahalagang hindi maisantabi ang panlipunang aspeto ng wika dahil sa maraming paraan, ang pananalita ay isang uri ng panlipunang identidad at ginagamit para tukuyin ang pagiging kabilang sa iba't ibang panlipunang pangkat o iba't ibang komunidad ng pananalita. Ito ay pahayag mula kay Magdalena O. Hoxson. Para sa inyong unang gawain, buksan ninyo ang inyong las sa 29 na pahina. Nakita ninyo ba ang mga larawan? Basahin at unawain ang dula at pagsusuri ng pelikula na nahihanda para sa gawain sa aralin na ito. Isang komprehensibong gawain ang pagsusuri ng isang pelikula, lalo na sa teknikal na aspekto nito. Tunghayan kung paano sinuri ang isang pelikula. Pagkatapos ay sagutan ang mga gabay na tanong mula sa binasang teksto. Ang pelikulang ito ay pinamagatang Kita Kita, direksyon at panulat ni Sigrid Andrea B. Bernardo. Handa na ba kayo? Ayan, natapos nyo nang basahin ang teksto. Ngayon naman ay sasagutan ninyo ang mga gabay na tanong na makikita sa inyong las. Gawin ito sa inyong kwaderno.
Nagawa mo ba ang gawain? Magaling! Ngayon, natitiyak kong handa ulit kayo sa susunod na gawain. Sa pamamagitan ng word association, magbigay ng mga ilang pagpapaliwanag sa kahulugan ng pamagat ng pelikulang Kita-Kita. Gawin ito sa inyong kwaderno. Natapos mo na ba ang iyong gawain? Masaya ako at nagawa mo na ang inyong gawain. Batay sa nabasang pagsusuri at napanood na pelikulang Kita-Kita, suriin ang lingwistiko at kultural na pagkakaiba sa lipunang Pilipino ng mga tao. Isulat ang sagot sa nakalaang espasyo sa ibaba. Gawin ito sa inyong kwaderno. Natapos na ba ang iyong gawain? Magaling! Naku mare, nabalitaan kong magbibigay na daw ang mga guro ng learning modules. Ibig bang sabihin nito, tayo nang magtuturo sa mga bata? Ipinasa na nila ang kanilang trabaho. Wala na silang gagawin, samantalang tayo ang aako sa trabaho nila. Ano ba yan? Ganito yan mare. Base sa pagkakaintindi ko sa nakaraang orientation sa DepEd, ang mga magulang ang gagabay sa pag-aaral ng ating mga anak bilang hindi pa naman pwede ang face-to-face na klase. Aalalay lang tayo sa gagawin ng ating mga anak habang sila ay nasa tahanan. May gagawin pa rin naman ang mga guro. Sila ang maghahanda at magbibigay wasto sa mga learning modules na gagamitin ng mga mag-aaral. Ah, ganun pala yun mare. Magiging madali ang pagkatuto ng ating mga anak sa tulong at pag-alalay ng mga magulang. Isang paalala mula sa kagawaran ng edukasyon at ng himpilang ito. Natapos na ba ninyo ang gawain? Magaling! Tiyak na nasagutan niyo ng tama ang mga katanungan. Upang tiyak na maintindihan ninyo ang ating aralin sa araw na ito, mayroon akong naihandang pagsasanay para sa inyo. Isulat ang inyong sagot sa sagutang kwaderno. Ito ang panuto. Basahin ang bawat pahayag na nakalaan sa bawat bilang. Kumilala ng mga salita o mga salita na ginagamit sa pagpapahayag ng isang kritikal na pagsusuri. Handa na ba kayo? Ready? Let's go! I guess you heard, I guess you know. In time might have told you, but I guess I'm too slow. And it's overly romantic, but I know that it's real. I hope you don't mind if I say what I feel. It's like I'm in somebody else's dream. This could not be happening to me. But you were there, you were everything I've never seen. You woke me up from this long and endless sleep. I was alone. I opened my eyes and you were there. Don't be alarmed, no, don't be concerned. I don't want to change things, living just as they were. I mean, nothing's really different. It's me who feels strange. I'm almost lost for words when someone mentions your name. I know that I'll get over this for sure. I'm not the type for dreams, there could be more. But you were there, you were. You
Litaw na litaw sa nobelang Bata-Bata ang kahusayan ni Bautista sa pagsulat ng Kathang Pampanitikan. Inuulit ko, litaw na litaw sa nobelang Bata-Bata ang kahusayan ni Bautista sa pagsulat ng Kathang Pampanitikan. Pangalawang tanong. Mayroon nga lang ibang mga parte na medyo sumablay sa dulang pinanood. Inuulit ko, mayroon nga lang ibang mga parte na medyo sumablay sa dulang pinanood. Pangatlong tanong. Napakabilis din ang pagpapalit ng eksena. Wala pang 2 minuto ay nagpapalit kaagad. Para sa ika-4 na katanungan, nagbibigay ningning sa pelikula ang pagpapalabas muna ng katapusan bago ang simula ng istorya. Inuulit ko, nagbibigay ningning sa pelikula ang pagpapalabas muna ng katapusan bago ang simula ng istorya. Ikalimang katanungan. Naging magulo ang umpisa ng pelikula. Inuulit ko, naging magulo ang umpisa ng pelikula. Para sa ika-6 na katanungan, ang lugar na tagpuan ay maganda at pinili talaga. Uulitin ko, ang lugar na tagpuan ay maganda at pinili talaga. Para sa 7 katanungan, ngunit mayroon din namang mga piling eksena na kakikitaan ng ganda. Ngunit mayroon din namang mga piling eksena na kakikitaan ng ganda. Para sa 8 katanungan, hindi tuwiran ang naratibo. Maraming bida, walang iisang problemang nireresolba. Walang masinop na pagsisinsin ng mga pangyayari para sa ending. Hindi tuwiran ang naratibo. Maraming bida, walang iisang problemang nire-resolba, walang masinop na pagsisinsin ng mga pangyayari para sa ending. Para sa 9 na katanungan, matingkad na halimbawa ang pelikula ng modernistang kasiningan. Uulitin ko, matingkad na halimbawa ang pelikula ng modernistang kasiningan. At para sa 10 katanungan, mahalaga ang pelikula sa kontemporaryong paglalarawan ng kontradiksyon ng seguridad. Mahalaga ang pelikula sa kontemporaryong paglalarawan ng kontradiksyon ng seguridad. At dyan na nagtatapos ang ating maiksing pagsusulit.
Para sa inyong takdang aralin sa inyong sagutang papel, gamit ang 3Ms na talahanayan, sumulat ng ilang refleksyon o hinuha ukol sa mga naisagawang gawain. Isulat ito sa loob ng hanay ng talahanayan. Ating iwawasto sa susunod na linggo ang inyong maikling pagsusulit. Sana ngayong araw ay marami kayong natutunan at naitatak sa inyong puso't isipan na siyang magsisilbing gabay ninyo araw-araw sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Sa ngalan ng aming scriptwriter na si John Ralph T. Bagain at ng SDO Isabella RBI Production Team, muli ako si Ma'am Shireen Grace M. Imbag, ang inyong naging guro sa araw na ito. Patuloy, patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang maiiwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela!